So, ito na nga yung mga signs para malaman mo kung inggitera ang isang tao. So, let's go. So, what's up mga kahugot? Welcome to the videos once again. And for today's video, pag-usapan naman natin kung paano mo malalaman kung may lilim na inggit o galit o insecure sa'yo ang isang tao. So, bigyan ka ng signs. Sign number one, nag-inggit sa iyo isang tao, is nagkukuha rin siya na masaya sa mga achievements mo. Unang-una, kapag halimbawa, meron ka na-achieve na isang bagay, pagka nakatingin ka o kasama mo siya, masaya siya para sa iyo. Tontuwa siya, halos hindi mo siya makausap kasi tawa-tawa siya. Tapos, ang saya sa iyo ng video. Tapos, sasabihin niya sa iyo, I'm so happy for you. I'm happy talaga para sa iyo. But then again, pag talikod mo, biglang magbabago yung mood niya. Biglang sisinangot. Tapos yung mukha mas maasim pa sa manggang hilaw, yung kutsura. Tapos, matalim na yung tingin sa iyo. Kasi nga, unang-una, hindi siya talaga genuine na masaya sa iyo. Ang tawag dyan, last. So, sign number two na naiingit sa iyong tao is, naninira siya. Kumbaga, maraming relasyon kasi na nasisira dahil dun sa mga tao na naiingit sa isang tao na hindi nila mapantayan. So, dahil nga dyan, maraming nasisira ng relasyon dahil sa mga partes, itera na yan, alam mo na. Ito yung mga magpapakalat sila ng kwento, tapos hindi naman totoo, tapos palalabasin na ikaw yung masama sa kwento. Para ikaw yung masama-sama, ikaw yung karida, minsan naman, magpapakalat ng mga maling information tungkol sa'yo, para pagdating ng araw, sila yung mabuti at ikaw yung masama. Diba? So, sign number three na naiingit sa yung tao is sinisisi ka sa lahat ng mga bagay-bagay sa paligid mo. Ultimo yata yung pagkamatay ng kapitbahay nyo, pagkamatay ng mga halaman ng mga kapitbahay nyo, sinisisi. Kumbaga, lahat ng bagay, lahat ng problema, pati yata yung problema ng lipunan, isinisi na sa'yo. Tapos lahat may comment siya negative. Ayan. That's a clear sign na ang tao is may lihim o naiingit sa'yo. Kasi lahat ng mga bagay na ginagawa mo, mabuti man o masama, masama pa rin sa kanila mga kahugot, di ba? Kasi nga, itong tao na to, wala siya nakikitang positive sa'yo, dahil puro negative na nakikita niya, puro kasi siya ingit sa kanila. So, sign number four, ipaparamdam sa'yo na hindi ka bilong sa isang lugar o sa isang grupo. Kumbaga, kung nasa isang lugar kayo o nasa isang grupo kayo, magalaan niya na 100% para lang maparamdam sa'yo na hindi ka nga bilong. Kumbaga, sisiraan ka agad-agad dun sa mga kasamahan nyo para mangyari, pangit na agad ang tingin sa'yo kahit wala ka pang ginagawang kasama. Kumbaga, sisiguraduhin niya na kapag nandun ka, hindi ka magiging masaya kasi nga, hindi ka bilong. Sign number 5, sign number 5, at isa sa pinakamalupit na sign na certified inggitera ang isang tao o bitter ang isang tao sa isang tao is minamaliit nito yung mga kakayahan ng isang tao o minamaliit niya yung kakayanan mo at laging may negative na comment syempre sa'yo kanina pa ba. Sa mga ugali ng mga inggiterang palaka na yan, na iparamdam sa'yo na wala kang kakayanan. Kumbaga, maliit ka lang, wala kang alam, negative lahat ng ibibigay sa'yo na comments. Pinakamagandang example nito, kunyari, na-promote ka. Oh, good. Na-promote ka sa work. Pero imbis na i-congratulate ka, pagkakalat niya, sasabihin niya na, ay, may relasyon kasi kaya sila ng boss niya. Kaya siya na-promote. Pero ang totoo doon, kaya kanila sinisiraan. Kasi nga, nakakaangat ka sa kanila. Hindi nila ma-achieve yung na-achieve mo. Kaya ang ginagawa nila, hinihila ka nila na lang pababa. Sign number 6, mga kahugot, is competition lahat para dun sa tao.
Inggiterang yan, inggiterang palakak ang taong insecure sa'yo, kaupot, ay sabik na sabik na patayan ka kahit anong mangyari. Gago at gagawa yan ng paraan para pabagsakin ka. At regardless, kahit may masagasaan o may masaktan pa siyang tao, wala siyang sign number 7, kaupot. Lahat ng bagay, issue sa kanila. Bawat galaw mo, meron silang negative comment kasi wala ka pang ginagawang masama, wala ka pang ano, wala ka pang ginagawa, pumikit ka lang, kumurap ka lang, masamang tao ka na sa kanila. Kasi na, pili naingit yan sa'yo. At ang pinakahuling sign, so sign number 8, ang pinakahuling sign na insecure sa'yo ang isang tao o naiingit sa'yo ang isang tao is kung halimbawa na lahat ng ginagawa mo, binabantayan niya para magkaroon siya ng negative comment sa lahat ng bagay na nangyayari sa buhay mo. Pansinin mo, halimbawa, merong mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay mo na maayos naman, palagay mo normal naman, pero kapag kaya, may nakausap na ibang tao, gagawin ka niyang topic, ikaw ang talk of the town, tapos lahat ng negative na masasabi para sa'yo, sasabihin niya para ikaw masama sa bandang dulo. So, yun na nga yung mga signs na para malaman mo kung naiingit sa'yo yung isang tao. So, kung may mga nakita ka na signs na ganito sa mga kasama mo sa bahay, kasama mo sa trabaho, kasama mo sa school, kung saan-saan pa, iwasan mo na sila bago mahuli ka nila.